Hi there guys! Welcome back to my channel. Again, it's me, your one and only Kuchi or Kuchi. And for today's vlog, quick lang to, share ko lang sa inyo yung, kasi nagpa-renovate kami ng kitchen, so papakita ko lang sa inyo para dun sa mga interested na magpa-renovate ng kitchen, kung magkano ba yung nagastos, or kung paano ba siya, kung gaano ba, kung gaano ba katagal gawin, parang ganyan. So, gusto ko nang i-share, pakita lang sa inyo kasi nagpagawa kami ng kitchen cabinet, which is yung uso ngayon ng mga kitchen cabinet, yung analog or yung stainless steel na with glass. So, yun. So, share ko lang siya sa inyo. Papakita ko lang. Konting chika-chika lang tayo. And, yun. Start na tayo. Mabilis lang to. Quick lang. So, ayun guys. Ito nga. Papakita ko na sa inyo itong pinagawa namin na kitchen counter and yung, also yung analog na cabinet. Yan. Ito yung itsura niya. And, ayan din yung sink. Pinapalitan din namin yung sink since naka-single sink lang kami before. Tapos, ayan yung analog na cabinet na pinagawa din. Yan, kasama din siya. Since nakita ko to matagal na sa internet and also yung mga bahay din ng pinsan ko, ganito din yung pinapagawa nila kasi nga ito yung uso dito. By the way, nandito tayo sa province, sa San Jose City, Nueva Ecija. So, yung gumawa, yung contractor niya is taga dito siya sa San Jose City, Nueva Ecija. Pero nag-check ako sa Facebook Marketplace, is marami rin nag-o-offer or gumagawa ng mga ganyan na analog, which is yung stainless steel nga plus glass. Parang glass and aluminum kasi sila yung contractor. So, yun yung ginagawa nila. So, start tayo dito sa counter. Dito sa counter, maraming kalat kasi hindi pa namin siya naaayos ngayon since nga parang kagagawa lang din niya. Kakakabit lang ng mga cabinet niya parang 4 days ago pa lang. So, yung mga gamit namin is wala pa. And hindi pa namin napag-decide kung saan namin ilalagay yung mga, yan, yung mga condiments, yung mga karat-karat dito. Kasi, ang plan namin ng sister ko is dito sa counter mismo. Ito kasi yung kalan namin. So, katabi niya, ang plano namin is nakalagay lang dito yung rice cooker, tapos microwave, tapos coffee maker, para malinis siya. And then, also, ito nga, pinalagay namin to, yung pull-out, para meron siyang lalagyan ng yung nahugasan na plates, mangkok, mug, baso, ganyan. So, dito pa siya ilalagayan. Bali, dalawa to. Dalawa siya. Yan. Tapos dito yung mga ginagamit na madalas. Like yan, mga strainer, mga pangluto-luto na mga kung anik-anik. Tapos ito naman is, tawag dito, itong carpet na to, nabili ko lang to sa Shopee, 199 pesos lang. Siya yung cheapest na store na nakita ko. So, lalagay ko yung link nito para doon sa interested na bumili. Kasi nakikita ko, sobrang mahal niya sa ibang store. Pero doon sa store na nabilhan ko, is sobrang mura lang niya. So, yun nga. Ito yung granite. Pinagawa namin to is parang lahat-lahat is umabot ng 15 pieces na 80 by 80 yung sa granite. Since, ang kagandahan, mura kasi dito sa province yung mga bilihin. Tapos itong black, yan nga, yan, makintab tong black. Masyadong makintab. Yun, bali 15 pieces siya lahat, all in, yung black and itong color white na, ito parang marble yung design niya, merong mga ganyan-ganyan na arte. So, ang binilang dyan is sobrang mura, 180 lang siya isa, sa 80 by 80, 180 pesos. Tapos itong sink, ang bili is parang nasa 2.8 or 3.2, hindi ko na matandaan, pero parang 2.850 lang siya, ganyan. Tapos itong, ang tawag dito? Gripo is 1,100 naman tong gripo. So, hindi pa namin siya maayos lahat kasi andyan pa, may mga nakakalat pa. Tapos itong lalagyan ng soap eclat na pang Jollibee ang tawag ko. 99 pesos yan sa ano din, sa Shopee ko din siya nabili. Ayun, tapos ito nga, yan na yung cabinet. Is ito yung cabinet, tapos yan, pinapalagan ko siya ng dalawang manipis dito para sumakto siya dito sa may ng lababo, sa tiles. Yan, para sumakto siya. Tapos yun yung itaas, is plano namin yon paglalagyan nga siya ng mga ganyan, yung mga baso. Tapos dyan yung mga ceramics, na mga kung anik-anik. Tapos dito yung mga madalas na ginagamit, like yung mga microwavable, ganyan, para pag yung mga ulam-ulam, paglalagyan niya para ilalagay siya sa ref. Tapos yun. Hindi pa kompleto, hindi ko pa na-display lahat ng mga iba dahil hindi pa namin siya naaayos, hindi pa maharap. Since kakakabit nga lang niya. Then dito, sa side na to, since nga parang malapit siya sa kalan or sa lutuan,
dito sa part na to, sa side na to, nilagay yung mga mantika, yung mga grocery, yung mga kailangan, mga condiments, ganun. Andyan siya. And then yung taas niya is ganun ulit yung mga kung ano-anong mga nakalagay na mga mangkok-mangkok, yung mga nabiling mga sira-ceramics, ganyan, yung mga pinggan. Ayan, so yun siya yung itsura niya. Bali ito, yung contract dito sa analog na cabinet na medyo malaki naman siya. And then marami rin naman paglalagyan. Umabot siya ng 20,000, pero kasama na itong sa ibaba, ayan, yung ibaba na cabinet niya, which is ito, ito, tapos yung dalawang pull-out, tsaka isa dito, 20,000 yung kontrata dyan. Then dito sa sink, or dito sa counter, kasama na itong granite na nasa baba, at tsaka itong itim na nasa taas, tapos itong ano, nakalimutan ko tawag dito eh, yung gold ek-ek na frame niya. Is parang umabot siya na nasa 12,500, kasama na pati si sink, and kasama na rin pati si labor. And also, yun nga, sobrang mura dito kasi nga sa province siya, yung presyo din ng labor is hindi din siya ganun kamahal. Parang nasa 500 lang sila a day. Tapos dalawang tao lang yung gumawa. So, yun. Okay talaga siya. Malaki yung masisave mo kapag ka sa province ka nagpapagawa kasi hindi rin ganun kamahal yung mga materyales. Kasi, like, nag-check ako yung simento, parang 185 lang dito ang isang sako. Tapos yung magandang klaseng semento na. Tapos nung nag-check ako sa Manila, parang nasa 250 or 280 yung isang sako ng semento. So yun. So iba talaga yung pagkwenta, syempre, kung nasaan ka or kung nasaan yung area mo. So ayun, pasensya na, magulo pa siya. May mga ganito pa kasi may alaga sila dito, yung mga pamangkin ko na guinea pig. Kaya lagi kami may ganito talaga sa bahay. Tapos ito nga, hindi pa siya naayos ang sister ko kasi nga plano namin is walang nakalagay na anything dyan. Kaya nga madaming pinalagay ng mga ganyan-ganyan na mga frame-frame para at least kahit papano may mapaglalagay ng mga condiments and ng mga pagkapagkain. Like yung mga grocery din, ganun. Kasi right now, andito pa siya, nasa ibang lalagyan pa yung mga grocery. So, yun. Ito, ililipat pa, parang gagawin na lang tong pantry. And for the meantime, ito muna yung gagamitin kasi hindi ko sana siya gusto. So, parang hindi nakaterno yung stainless steel or yung analog na nakalagay doon na cabinet. So, magpapagawa pa kami ng another one na ganito. Nakaterno niya nung white na yon para at least terno-terno siya, magandang tignan. So, yun. Magulo pa siya. Sorry, meron pang mga marumi na mga nakalagay. Tapos yung mga ganito, hindi pa kami nakakabili ng mga paglalagyan na para na mga katerno. Tapos ito, yaan yung parang pang-drain nung baso. Since pagkatapos niyang hugasan, dito mo na ilalagay. Then pupunasan, saka siya ilalagay doon sa pull-out. Tapos ganito din, yung kabilang sink, kasi hindi rin siya ginagamit. Dito lang naguhugas. Tapos after hugasan, nilalagay dito. Ito, nabili ko 199 lang siya sa Shopee lang din. So yun, yung mga gamit-gamit sa kusina. So ayun, share ko lang sa inyo yung nagastos na at saka yung pinagawa at saka pinakita ko lang din siya sa inyo. Hindi ko pa masyadong mapakita yung iba. Yung mga, kasi nagko-collect ako ng mga gamit sa kusina. Yung mga plato, pinggan, mangkok, ganyan yung mga gamit-gamit. So, hindi ko pa siya na ilalagay lahat, hindi pa naaayos. So next time, gagawa tayo another vlog pag umuwi ulit ako dito sa province nung mga collection natin ng mga kung ano-ano na mga gamit sa kusina. So ayun lang, I hope na meron kayo natutunan doon sa pricing niya and also nagkaroon kayo ng idea doon sa pagkapagawa ng analog na stainless steel nga and glass. Noong una medyo worried kami kasi glass din yung ilalim niya. Pero sabi naman, is safe naman siya, nalagyan siya ng mga mabibigat. Pero syempre, huwag din yung OA na super bigat talaga ng mga ceramic na sobrang malalaki na patong-patong. So kahit pa paano, medyo tinatansya pa rin namin kung ano yung mga ilalagay sa kanya para hindi rin siya, baka mamaya biglang bumagsak, di ba, sayang kasi yun, at the same, masisira na yung cabinet at the same time yung mga laman pa niya. So mababasag lahat. So, ayun. Again, shinare ko lang sa inyo. Thank you for watching. And if you are not yet subscribed, please do subscribe. And click on the notification bell below para ma-notify kayo. Sobrang tagal na nung last na vlog natin. Parang December pa yata. Yun, kasi na-busy lang. Ganyan. So, keep on watching my videos. Mag-vlog pa tayo. Mag-upload pa tayo ng mga susunod na videos para may mga information. Ganyan, mag-share tayo ng mga information na para malaman and also para yun, mapanood, magkaroon na idea yung mga viewers natin. So, thank you for watching and take care. Bye!